matatanggalin ba? Tinanggal naman na ngayon ng LFO. Although hindi ito dagok sa kanila kanina kasi na-address nila eh. Napapasok naman nila. Last ban for Yamato, sino ba? Arlie? If ever, Ogran? Ban? Ogran, yeah. Actually, so, naman, bossing, first pick yung kabila. Delikado kayo dyan ulit pag nagkataon. So, Ogran. Ogran. No. Kasi, hindi na pwede pabayaan yung Ogran. He was nerfed last patch. Before the current patch. Last game na, no? Iba na. Iba bago yung patch ngayon, na-nerf na siya eh. So, despite that, still, marami pa rin yung ulit sa kanya. Lagi pa din siyang ban, marami pa rin siya nababan. Mm-mm. Eh, nakita ko nga yung win rate niya sa ano eh, sa parang sa Ejoy, o home camp yata yun, na parang nasa 50% plus or more than 50%. Eh, ino yun eh, sabi ko nga kay Otolu, sabi ko pag ganyan ang win rate na isang hero, kasi either ban siya, or pick siya. Pag pick siya, panalo siya. Kaya nataas yung win rate niya. Oy, may Shiranui tsaka Lady Zag. Oy, mukhang mainit ang Yamato into that, no? So, makikita agad natin ang gustong gawin ng Yamato. With my Shiranui, ibig sabihin, kinakailangan mabilisan siyang umikot. Though, without the Ogran, looking for Org would rely on to a Musashi. Actually, Musashi is a good counter din for an Ogran sana kanina, pero hindi ito pinili. Lady Shen, hindi nakapasok sa first set ng ban, kaya mayaman din lamang nakunin ito for the mid lane. A good counter actually for a Mai Shiranui. Sige, pasok ka. Batuhan kita ng ulti or batuhin kita ng flowing ng ocean of tears. Diba? Yung first skill niya. Tsaka pwede niya gamitin sa sarili yun. Yes. Para in case gusto niya maging para siyang Splendor, no? Oo. Para meron siyang pampabuhay sa kanyang sarili. Pag siya lang, in case, no, yung ipasukan dito na itong si Mai Shiranui. And yun lang, Ming E was open. Left open dito. And this is before the current patch. So, medyo hindi pa siya nerf. Oo, yeah. Medyo Gucci gang to ha. Kundi alam mo, ang maganda kasi sa kanya, maganda kasi dito kay Ming is parang malaki talaga yung buff na nabibigay niya sa kanyang teammate. Kung sino man yung mamarkahan niya dito at kung sino man yung mamarkahan niya sa kanyang kalaban. Eh, masakit. Malaki yung reduce sa malaki yung damage na nabibigay niya. Mm-hmm. Yung tulong talaga in terms of reducing the HP on armor ng kanyang kalaban. Oo, kaya talaga nga ang kinakailangan trabahuhin ng looking for orb dito, eh patayin agad yung Ming, no? We have seen I think isang beses na nag-Ming yesterday and hindi gumana, unfortunately. For the side of Team Flash to ha. Kasi pag sabi mo nga, sobrang sakit sa ulo ng Ming. So ibig sabihin, tanggalin mo na agad. Bakit mo, ba't kakukuha ng bato na pupukol mo sa ulo mo, diba? Tanggalin mo agad siya dito. Last set of ban, mga tankilicious to ha. Kaiser, Dun, Lian po, Zhang Fei, ang tinanggal ng dalawang picks. So, most likely, para walang pang setup ang looking for Orc. Yes, removing these heroes para sa kanila, support, or the roamer of their team. Removing the option of, again, as you mentioned, the setup of they can do also sa mga teamfight natin. Yeah. So, mapipili doon sila ditong mag-mage na roamer. Mm-hmm. No? Pwedeng, hindi ko alam, sayan. Eh, medyo wala naman tayo nakikita ganun na support na pwedeng magamit. Pero, nasimbing na yung kalaban eh, di ba? Kung baga, nagbing na yung kabila, kailangan medyo pwede ka rin mag-isip na pwede mo pong sabayan dito kung sakali mo. Ayun, Mozi. Mozi. It's a surefire, no? Surefire na naman. Yun at yun pa rin. Kumana naman kanino, Sube. Baka tama na ako magpapalit. So, they are still lacking a clash laner. Totoo ba, boss? Busing! Ay, teka lang! Ano ba yan? I've seen a Kuei clash lane. So, shoutout dun sa mga nagka-Kuei clash lane dyan. No, sila Shork. Though, medyo ano to ah, mahirap to ah. Kasi, ano to, syempre dapat umiinit yung style or yung hook mo, di ba? Yung momentum ba? Paano ba yun? Kung paano mo painitin yun? Pag kasi pag unang 3 minutes of the game, di ka tumatawa ng chani mo. Medyo mahirap. Tsaka ano yun eh. Tsaka, I think, kung di ako nagkakamali, part of the passive itong si Kuei ba? Kuei. Kapag mas marami, habang tumatama yung hook niya, and then, mapatay yung kusin naman yung hook niya, nagkakaroon siya ng additional stock sa passive niya, which will give him more HP. Mm-hmm. Pero, nako po, baby,
Bimbap yung ating last pick sa kabila. Janway. Yan, nao. Isa sa mga, the most annoying jungle ng game natin dito. Isa, for me lang, ha? Kasi alam mo, pag may Janway, pindot, ito yung literal na gigil. Pindot na lang eh, no? Oo, pindot tapos lang. Tapos ang bilis. Na. Ang bilis ka, parang nang Yosimi now you don't yung Janway na bigla ka na lang, chok chok, aray, ganun na lang, bigla ka na lang mamamatay, out of nowhere. And we'll see if that's going to be a winning pick coming from Yamato, no? Ayan. Na sila ngayon yung naghahabol. Ay, oo. Medyo mahirap ito para sa LFO ngayon in terms of the lineup overall kasi they have, you know, Kuei and itong si, ano eh, si Lucian eh. Kung baka dalawang rumor na pwede, I mean, dalawang rumor support technically, pero they can be used for different lane as well. Alam mo yun, pag sa normal game mo to gagawin or rank game, pwede ka nang ma-report ng iyong kalaban ng lane stealing or ng cafe. But it seems like we're going to see a different setup dito in which we will be the support rover. And ang kanilang solo laner ay itong si Lucian. So si Lucian pala yung naatasan. Kasi mabilis. Mabilis naman din when it comes to rotation ng isang Lucian. And of course, with the sets of stunts na po pwede niyang ibigay. Very, ano to, contrary dun sa nangyari kanina. Dahil kanina, looking for all, medyo makipag-testing the waters na. So ngayon, kita mo naman yung 3-man rotation na ginagawa nila. Oh, mukhang nagigil ulit sila dito. They're doing it once again. And I think ito yung maganda rin naman talaga pag meron kang, pwede kang mang-annoy lang talaga by hugging or using the first skill para dito sa pagkuha ng jungle buff ng inyo. Kailangan ng jungle. And again, that's one of the most annoying things para pag ikaw ay isang jungler at may kalaban kang din. Re-reset at re-reset mo lang. Kumbaga, papatagalin mo lang. Let it cook ang gagawin dito ni Shurfire. Yaman din lamang na tumatama yung mga kanon mo. Forward! Three-man rotation pa din! Nag-flash pero wala siya nakuha! Ayun, onting galaw na lang! Onting kabig lang pa kanan o pa right. Eh, nagkataon, madadali na kagad. And eto na, mga kaibigan, nakikita natin ngayon na may movement na nagagaling in about side na nangyayari pala. Pero mukhang mas maingat pa rin dito itong sila Yamato. No? Playing it really safe despite the fact na medyo parang solo-solo lang sila. May nga sila nag-reply eh. Kung ano yung sipag pagdating sa rotation na ginagawa ng looking forward, sila wala. Timpi lang. Tower hop ang gagawin nila dito. Although, looking forward, So wala muna tayo dito makukuha na another kill for them. Wala pa tayong kill ngayon, ha? Very different. Yep. Although, parehong team are actually mas aggressive in looking for ward. And little palos lang yung ginagawa ng Yamato. Although, ang update ko man sa nabalik siya. Pabalik na sa kanila. Pero teka lang, delikado ang buhay dito mga kaibigan. 3v1? Si Harry, dalawa kaya kalaban ng tatlong pangasa loob. Sabay yung Broke Jojo sinag-buot si Rex. Para kay Broke, sabay another kill pass na. This is Janway for you and Tayela is doing it. Ang pagbangon at pagbawi ng mga api. Yun yung binabanggit natin. Na umakanta lang naman ang perfect timing. Let it cook! Hindi agawa ngayon ng Yamato. Looking at that, Lieri, ang ganda na sana eh. Nag-fate rewind, pero right after that, mayroon ding comeback or mayroon ding backup. Yung ginagawa dito ng Yamato. And for that, Surefire, naiwan na rin siya. Doon sa gitna ng dalawang miyembro ng Yamato. Pag napagsakakawala ng lipog yun itong si Janway, eh malaking problema ito. So, may outburst for the enhanced attack speed and damage sa team. He could provide and everything fine. Eh parang eto yung pang sure win na hero yata itong si Tayela. Para lang may bawi ilabas, niya. No? Yung nangyari kanina sa game natin. So kumbaga may ano, merong gigil. Ay, nakikita sa Yaman. So ngayon, yung gigil run out 2-4-4. Medyo may kalamangan na dito ng konti lang naman ang Yamato. But the first objective is up. We have a Tyrant. It's on for the 0-13. David Morgan. Ako po, bakit naman ka dyan? What happened? Ano yun? Hindi nata nakita. Duel, I will be dead. Hindi duel to the dead. Kasi ilang mga miyembro ng Yamato yung nakatambang doon.
Duel to the Dead. Duel to the Dead. Siya yung nakatay. Hindi pa lang death na alaman. Medyo ano, I think, nagkaroon siya ng konting problema din in terms of, the map presence in a way at that time. Kasi we're not seeing anyone from the opponent. Wala tayong nakikita ang kalaban dito. Kaya naman kailangan nila dapat maging maingat. At saka yun, nakuha nga dito ng Yamato ang Tyrant. That's going to be the first one for them. And if they can keep this up, pwede na sana. Medyo medyo mainap. Kunti na lang. Mga Yamato dito. Sabi nga sa comment kanina, Yopilicious ay 6 months lang naghintay. Naghabol. Uy, grabe naman yun. Pero ibig sabihin, sari siya maging pasensyoso. Kunti na lang. Tatama din yun. Uy, teka lang, wala nang mana si Lucifer. Ito na ang rest ko ng members of LFO. Masyado kayo malalim. Sandwich peto to, ah. Tignan si Manoni. Nag-work na siya. Double to the dead para sa dalawa. Knockout Jump Brothers. And a double kill para kay Ron na madaming Z sa kanyang pangalan. Finally, tumama na. Binawi. Bawi. Has destroyed a tower. Wala dito. Si Brooks with a sliver of health. Makakatakbo pa rin naman. Maganda rito ay medyo nakakabawi na ng bagya ulit sa LFO. Kunti-unti nilang napapaliit yung gap sa kanilang kalaban. So, di pa rin sila parang dito. 2,000 yan, mga kaibigan. That's 2,000 gold lead na meron dito ang Yamato. Unfortunately, itong si Surefire ay hindi sure sa kanyang mga joinery na hooks na ginagawa kanina pa sa mga laban, sa mga situation dito. And alam ko kahit ito, alam na as early as now, important yung mga hook na yan, yung mga join me na yan. And speaking of importance, makapapala sila ng Overlord. Ay! Papasok yun, ah. Ay, naku po, nanamig ba kapit sa CEO Felicius dito kasi nga 6 months siyang nagabol. At saka yun, sino po hindi na magabol? Yun nga lang, hindi nila kaya. Hindi nila maabot ako ng mga kalaban dito. Nakapag-back away na sila. And it seems like, baka magkakaroon tayo ng konting Overlord dance. Yes, could be possible. Pero yung ibang mga miyembro ng Looking for Orc, mukha nga they're gearing towards sa middle lane muna. Most likely, baka Zero ang in-target. Ngunit napaligtad kasi si Rons. Grabe yung hit 1,000. Pasipang pa siya dito hanggang next game. Dahil si Rons, that's a solo para dito. Yes, may isama siya, pero hindi naman ganun kalaki yung naiambag ng team fight na yun. Specifically, pay 3 white para dito, mga kaibigan. Dito sa kaibigan rin si Leary. At wala pa rin magaganap yun. Ang objective para sa LFO. Mukhang easy. Another one. Two. Nilabas na yun, trap card. Well, yun lang ang masasabi ko dito, Gigi Spear. Kasi, iba tayel ah. Hindi pa siya namamatay at hindi na pangahawakan. Looking at the levels, 11. Red tapos si Raven's Curse. Level 10 pa lang siya. Objective-wise, pushing capability, mas umapanig sa kupunan ng Yamato. Not because of the rotation of Mai Shiranui. Hindi pa natin mapansin. Si Proxy, mas gumagana dito is si Tayela mismo. At even yung si Riri kanina, yung crit, grabe naman. Oo. Oh. Ayun lang yata hinihintay nila dito eh. The shining moment of Riri. And so you played well for them. Ops, Crox chasing down dito sa Raven 4K. Naharangan niya ng projectile ng kanyang cutthroat. And sa reward na ito, Yeri. Yeri, tapa ka. Para sa kanya, pero kaya na talbog ng Duel to the Dead. Hindi aabot yung kanyang fight 3-1 dito. Kulang sa vitamin. Kulang sa kulay. Now, Riri is the one being chased down to the members of LFO dito. Ang bawi ng mga fight. May tanong-tanong. Sinagot sa kanya, Joycey. Sumama ka sa amin na nagalit dito sa Crox, mga kaibigan. They're not done yet. Pretty in the record. Si Riri ang talibig yung targeted. Libre sa Kenzie. Now ang next target. Oops! Kaya sana ng kanyang Ocean of Tears dito. Pero dito, para sa kanila, para mag-defensahan ang kanilang Tears. Here in the bot fight of the map, Ronin and Surefire. Kailangan matama yung kanyang mga joints dito, yung kanyang mga hooks. Unless hindi nila kaya defensahan. Deep of Fury. Target dito, Crystal. Pero nawala yung Dragon. Focus lang sa goal. Another kill para sa kanila. Buhay na si Raven 4K. Mononix also will be alive as well. Kunti na lamang. And your Pinicius will also be alive. But, team captain, another job done para sa kanila. Hindi na ako nakahawakan nito si Riri. Nabanggit natin kanina no, drafting pa lang kung sino yung kinakailangan pulan o lagutan ng hiling ng LFO. That's going to be broken name. Pero as of the moment, regardless of the setups, nandiyan yung Duel to the Dead ni Raven 4K, nandiyan si Manonet, so na ticket first win, star pa pwede ni Blade, even yung Joy. Pero hindi pa rin yung damage nila, hindi pa nanonood sa rap eh. Hindi pa.
Even your predictions, I don't think we're feeling the damage pa. Uy, naku, nawala. Hindi yung mga damage niya na sa mga T5 natin. Pag hindi pa natin super na nararamdaman nila. But we'll see later on sa game. Ay, naagaw ang blue buff pa. Sinundot ng karayom ni Liam. That's a blue buff for him. At this point of the game. At sa ngayon, pa-up na yung ating mga Shadow, Vanguard, and Tyrant later on sa game natin. Hintayin lang natin ang bagay atin ng Yamato. Still trying to pressure down the power and hopefully issues. Kung po na dali mga atin ng Ocean of Tears. Kasi naman ay pwede. One pwede naman ang big time. You will still be alive. Why pa rin siya dito? Pero nahatak na. Broken Link! Naku po nagkaroon ng Link sa loob. From lalim. Joe, isa na sinubi. Bachi, mali ang kanyang pinasok maliga. That's 2-4-3 or 2-4-2 lang. Pwede siya kumuha ng Overlord. Oo, ang mukhang mabibigay na ito sa team ng Yamato. But looking back doon sa ating instant replay, hindi nga tumama yung join me na meron dito si Surefire. Pero right after that, nandun naman sana yung destructive deluge na meron si Yopilicious. Maganda, pero masasabi nating makalat. Even yung pagpasok ng Katusen combination na meron dito si Proc. Masyado, mapapatay niya na nga sana si Ronson. Pero nandun pa rin kasi yung Tone. So that Overlord super cute strength na parang kaya mo to still on the face of the game, pero gusto mo nila makukuha, nakuha ka pa, hindi ko nakikita na pa dito, pero yes, nasecure yan ang LFO. Medyo ipit sila dito, dual reset para sa isa, tapos natakbo lang ng bagya dito, pa-hilt ang isa sa malayo sa Genti, pero Liri free hit na naman, may 3-1 indeed. Raven 4K has to back away. Surefire alongside with Ronz, kailangan tumakbo. But they're slowing them down. We're seeing the dragons coming in, mga kaibigan. Pero we still have 25 seconds para mag-absorb si Yopilicious. Pointing point of command. Red team has destroyed a tower. Although they have to be wary, ang sakit na ng Scepter of Fate na binibitawan ni Lir dito. Yes. And kahit pa sabihin mo, kung pwedeng tamsingin nyo ni Madrix, agad-agad mangyayari. Join me! Kasi committed sa ako. Wala. So, may pang takas lang talaga. Tsaka open na rin maya-maya lang yung kanyang face ni Y dito na pwede niya magamit para mapag-discuss yung mga team fight. And that's again, a tanky high no build na pwede niya ma-utilize pa ng bagas from too long team fight dito. Pero Ron, Riri, my friend. Ako si Riri Madrid ang magiging susi na yun ng Yamato para may banali mga team fight. Ako muna hatak mga kaibigan. Hindi niya magamit! Super low yung kanyang HP. Raven 4K, mababi ng mga api. Hinahabot na DC. Down 3v4 situation. Mahuhuli si Broken Lake. Surefire. Riri, free hit lang. Hindi mo wala. Si Manoni. Yopinicius. Wala silang damage. Yung here, Yopinicius. Pero at po, kulang sila dito. Siya ng tankiness. Pero again, nagamit na dito ni Yopinicius yung kanyang destructive deluge kanina. Okay na, kailangan na lang umuwi. Medyo mahirap na situation mo para sa looking for org dahil lang dito. Here comes the pain to Ben Samarino. Ginamit niya kanya tumul to the dead para madali ang isa. Yopilicious, he has to survive this one. He's now using the Splendor. The tower damage, that's gonna be enough. Mabuhay na si Ronz. Can he defend this one? Ronz, you have to go in. Parasol, para out. But yet again, another, this time, a win for Yamato. Man. Nilabas na ang trap card. John Wayne. Inogin nila. Si John Wayne. Baka nandogin nila si John Wayne. Nagwala. Sabi. At hindi napigilan ang isang John Wayne. And again, these people, these teams are from Open Series. At pinapakita nila sa atin na yung angst ba? Deserve ko tong spot na to. Diba? Diba? Ang ganda ng game na to. At the same time, Yamato now pushing themselves to their limit. So, kasi in game 1, medyo talagang nakita natin yung lugi, yung hirap nila na dinanas against dito sa LFO. But in this game 2, such a huge comeback for them. Especially para dito kay Ayela. Diba? Yung pay niya kanina, naging sad pay. Pero this time, yung kanyang Janway, naging happy Janway. Sounds like pala sila, no? Yung pala yung mga gusto niya. Si Kate, si Janway. Yeah, palong-palo yung ginamit na ni Tayela. But apart from that, I see a little loophole lang din doon sa lineup nga na nabanggit na natin kanina for the side of looking for Ord. Medyo risky eh. Yes, nung bandang dulo, tumatama na yung join me and into the void combination. Pero kasi, masakit na rin yung damage nila. So,
So, ang mapapalalo or ang mapapasama doon, ikaw lang din. Kasi pag tingin mo, wala ring damage. And to think na ang nahook mo eh, hindi naman si Riri, hindi naman si Ming, hindi naman si Broken Link, di ba? So, medyo kinulang for the side of looking for work. Oh, kumbaga may konting, I think, miscommunication, yep. Especially in that latter part of the team fight kung saan medyo sinubukan nilang habulin si Riri. Wala na silang damager. Yopilicious, hindi siya makahabol nga. Because again, nagamit niya na yung destructive dunod siya kanina. Mm-hmm. And wala, nandun lang si Surefire. Pero dun si Manonix. Para yung support eh. And ito yung parang nakita natin loophole kanina. Why we have two roamer heroes, no? Instead of having someone else na pwedeng mas makapag-contribute pa sana sa mga teamfight natin. They lack the damage. Meron silang kakonatan and meron silang power para potential play na pwede nila magawa sa mga teamfight. Pero kulang na kulang sila sa damage kanina. Kahit Raven 4K, that's a Musashi na nakatank build. Eh. That's the usual Musashi build talaga. Eh, kulang talaga. Ang inaasahan lang nila dito, si Ron at si Yopi Lee. Mm-hmm. And yung angas na hinahanap natin sa isang Lyosha, no?